Hi guys! Welcome to Quarantine Journal ng Makulit na Guro, where we talk about anything and everything under the sun. But today, we are under the rain. So, umuulan na naman po. Okay? So, it looks like constant rain. Okay? Hindi siya kasing lakas ng ulan ni Paeng, pero mukhang hindi siya titigil agad-agad. So, siguro ito na si Queenie, kasi ang sabi nga nila, papasok si Queenie sa Philippine Area of Responsibility ng Monday. So, kagabi, umulan na siya, pero patigil-tigil. Pero ngayon, mukhang magiging constant rain na siya, mukhang hanggang hapon na. So, November 1, 2022, 9 a.m. Nagsimula yung ulan. And hopefully, hindi na siya kasing lakas ni Paeng. Wala siyang hangin na dulot na katulad nung kay Paeng. Kasi, hindi ko pa nare-reinforce tong tent. Hindi pa ako nakakalabas para bumili ng lubid. Umulan na naman. So, sana walang ganung klaseng hangin. Kasi nakikita ko parang na-stretch na yung tali nung tent. At baka isang hangin pa bumigay na. Medyo napupunit na yung ibang parts. So, sana mag-survive pa. Sana walang hangin ngayon para malagyan ko na siya ng tali. Hindi pa ako makalabas. At sa totoo lang, it was very difficult for us dito sa Comelec Village na lumabas noong panahon na rumaragasa si Paeng. Ang lakas ng hangin, ang lakas ng ulan. Tapos, merong ilog sa likod. Yung ilog na bumabagtas mula Gentry, pababa ng Noveleta. Umapaw yon. So, nagmistula kaming isla dito sa subdivision namin. Kasi sa likuran namin, umapaw yung ilog, nagbaha. Yung mga subdivision dun sa kanang side ni Shelito, may mga streets dyan na pinasok. Siguro mga dalawa, tatlong streets yung pinasok. Dito sa Kalayaan Road, dahil nga umapaw yung ilog, umaga siya sa Kalayaan. Tapos, inabot yung gate namin. So, mula sa gate namin, dalawang streets, bumaha rin siya. Mahirap din, no? Kasi wala kaming kuryente since Saturday afternoon, mga 1 p.m. Mga 2 p.m. na wala na yung tubig. Nakakatakot at nakakakaba kasi yung charge ng phone ko, mababang-mababa na. Medyo dun ako na-stress. So, Saturday was very stressful for me. Una, dahil sa bubong. Pangalawa, dahil sa walang kuryente. Yung tubig, walang problema kasi nakapag-ipon ako. Pero pagdating ng Sunday, medyo nagpapanik na ako kasi wala pa rin kuryente. At wala na akong charge sa phone, wala na akong line of communication. So what if something happens to me? What if I needed help? So Sunday, I tried to go out to buy a solar light with a charging port. So nakabili naman tayo, napagastos. 857 pesos solar light with charging port. Pero naisip ko, okay na rin. Magagamit ko din siya sa mga pagkakataon na mawawalan uli ng kuryente. Nag-try ako magpa-deliver nung Sunday morning ng yelo kasi yung laman ng freezer baka masira. Tsaka ng tubig kasi wala na akong drinking water. Tsaka ng battery pack ng tawag doon, yun na nga yun. Okay, nalimutan ko kung anong tawag. Wala kasi ako nun eh. Magpapacharge sana ako. Pero ang sabi ng driver, ng rider, hindi raw kakayanin. So, naunawaan ko naman yun. Binigyan ko siya ng ibang ruta. Sabi niya, ma'am, nag-high tide po, may tubig pa rin, hindi po talaga kakayanin. So, nag-apologize naman siya, nag-apologize din ako kasi baka na-aksaya na yung oras niya. But anyways, it was very stressful para sa akin kasi unang-una nga iniisip ko yung bubong, pangalawa iniisip ko na walang kuryente. Pero nung 9 o'clock ng gabi, nagkaroon na ng kuryente, so medyo okay-okay na. Nag-uwi ako ng mga kailangan, chikan. Hindi ko rin nagawa kasi nga nasistress ako. So, ang bala ko sana ngayong araw na to, mag-check na ako kahit na ilan yung matapos ko. Maiayos ko lang siya. So, dalangin ko lang talaga itong si Queenie ay hindi magdala ng hangin kasi nakikinita ko na ang mangyayari sa tent ko kapag humangin pa.
bibigay na to kasi yung eyelet niya, natanggal na yung eyelet at napunit na yung telon. So, mahirap din naman pag ito ang nawala. Mag-ingat po tayong lahat. Hindi po natin alam ang ulan ni Queenie, ang hangin ni Queenie. Kung wala kailangang puntahan sa labas, huwag na tayong lumabas. Piliin natin ang safety. Okay, piliin natin ang safety. I know that it's November 1. Most of us would like to go to the cemetery and visit their loved ones na namaya pa. Pero pwede naman po kayong magsindir ng kandila sa bahay. Piliin po natin ang kaligtasan. Kasi hindi natin masabi ang panahon ngayon. Hindi natin masabi ang mga kalye ngayon. At hindi lang natin masabi yung mga kasabay natin sa kalye. So, maraming salamat. Bye guys!